nasasaktan ako kasi Katie is a really like special friend to me and ayoko po talagang masaktan siya. If I learn how to love myself and take care of myself, I would be able then to give that to other people. Ooh! Jojoain. He's handsome, very talented, pero tutupahin ko po siya. He has this like very kuya vibes for me. Jojoain. Ah! Welcome to another fun episode of Push Pets Live. I am Gary. Maganda ang pagpasok ng bagong taon sa ating guest dahil siya ay napili na isa sa top 2 ng PBB Community Season 10 Celebrity Edition. Let's all welcome Angie Salvacion. Hello, Angie! Welcome to Push Pets Live! Hello po everyone! It's nice to be here po, and I wanted to say po, thank you so much for watching and thank you so much for tuning in, and I hope na magstay kayo kasi marami kami ichichika ngayon. Exciting! Nako, exciting episode na ito. First of all, Angie, congratulations dahil pasok ka sa top 2 sa PBB Community Season 10 Celebrity Edition. Kumusta ka naman ngayon? Thank you po. I'm doing well po, actually. And ayun po, medyo po inuubo po, pero I'm fine. And sobrang blessed po ako ngayon na nakalabas na ako. I get to talk with my family and I am so happy po. Ayun, for sure ay naging mainit ang pagtanggap sa'yo ng mga tao now that you've come out of the house. Nung pagkalabas mo ba, ano yung una mong ginawa? Kasi diba matagal din kayo sa loob ng bahay ni Kuya. I'm sure may mga na-miss ka. Yung una-una ko po talaga ginawa po is tinawagan ko po talaga yung family ko. And kinamusta ko po sila. Especially po yung family ko po na nasa Siargao, yung nanay, tatay, brother ko, tsaka yung mom ko. Kasi grabe, sobra po naapektuhan po sila sa bagyo. And I just wanted to make sure po na they're okay po. And ayun po, nakikibalita po kung ano pa po yung mga iba po nangyayari dito sa labas. Ayun, speaking of, kasi diba nung pumasok ka nga ng PBB, you were introduced as the singing sweetheart ng Siargao. And alam naman natin, yun, nabanggit mo na rin yung isa ang Siargao sa lubhang naapektuhan ng bagyong Odette nung nakaraang buwan. Ikaw ba, do you have plans to visit your hometown? And yung family mo, nakausap mo sila, kamusta na ba sila ngayon? Yes po, actually, I called and then I told them that if I can go home. To sinabi nila hindi para pwede, and it's because of COVID again, nag-lockdown po ulit. And it's so sad lang po kasi I really wanted to visit them and I really wanted like to help them sa mga kababayan ko lang doon sa Siargao. Kahit konti man lang makatulong ako. Yeah. If may time talaga na pwede talaga ako makauwi, uuwi ako in a heartbeat. Nakakalungkot na pangyayari. Nagpapasalamat na lang tayo sa Diyos na ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang ating mga kababayan, di ba? Napanood nga rin namin, Angie, yung di ba binuo kayong kanta sa Dalampasigan? Dalampasigan yung title para sa benefit concert ng ABS-CBN. What a heartwarming song, di ba? About longing, nostalgia, hope. Ano ba yung masasabi mong greatest lesson or realization na nakuha mo from PBB? Greatest lesson na nakukuha ko sa PBB aside sa yung pagiging magpakatotoo ako sa sarili ko is yung ano po. Kasi po, before po, I was like having a hard time po like accepting po like criticisms by other. And there, I discovered pala po na I became receptive po sa mga, sa lahat ng mga constructive criticism. At ina-apply ko po siya sa sarili ko just to, kasi I know na I'll learn from it and it'll make me a better version of myself. There, I learned to like acknowledge my mistakes, na it's okay to have mistakes and learn from your mistakes.
Ang ganda, di ba? I think ito yung mga values na talaga makakatulong din sa'yo sa outside world, di ba? Napatataging ka. Now that you're back in the outside world, pagiging totoo and all that. Nung paglabas mo ba, of course, hindi naman maiiwasan. May mga mababasa kang issues, di ba? At isa na nga sa talagang pinag-usapan ng netizens ay yung naging paghaharap ninyo ni KD Estrada. Were you aware of it, Angie? Yes po, and to ano lang po, during that time po, I wasn't like ready po, and I was having like a hard time po at that time, i-confront siya, kasi nasasaktan ako, kasi KD is a really like special friend to me, and ayoko po talagang masaktan siya, but the only thing that I could do po is like to do that po. Although yeah, it's really like very harsh po, but it's the only thing na I know po na to help him po then step up po. Kasi ayun, and then doon po during the time kasi po nasabihan din ako ni Kuya because of what's happening. Pa, keep on blaming myself like what's happening to him then. Kuya told me na bata pa raw ako. Pagod na daw yung puso ko. And then like sobrang nag-hit po yun sa akin po na I should talaga din like love myself them at that time. Kasi sabi ni Kuya, if I learn how to love myself and take care of myself, I would be able then to give that care and love and that help to other people. So kasi I know na a lot of like people then got offended by what I did, but I just wanted to like stand in my point then that it's the only thing that I could like help him then kasi he's a very special friend to me, although naman masakit siya sa part ko rin kasi importante din siyang tao sa akin, but then I just really have to like do it then like to help him then and to make him grow then as a person then as an individual. Yeah. Actually, Angie, nakita ko nga rin yung ibang mga comments. Actually, a lot of people were admiring your courage, maturity, you know, di ba? Lahat naman tayo may mga rason, di ba? Sa paglabas mo ng bahay ni Kuya, nagkausap na rin ba kayo ulit ni KD? So ngayon po, well, so taping po, yes, nagkausap kami po, pero hindi pa po kami nagkausap ng masinsinan po. Ngayon these days kasi alam ko busy po kami yung dalawa. Busy rin po siya, dami din po niyang interviews at busy din po ako. So maybe if we'll get to talk then. We'll get to talk pa po. Ayun. At saka ano naman, maayos naman kayo, 'di ba? Sa PBB. Opo. And yeah, and this issue was resolved na long time ago. Yes. And Angie, 'di ba, syempre this is a reality contest. Ano yung sa tingin mo yung edge mo sa ibang housemates? Edge ko sa ibang housemates po, maybe I think na yung pagiging like genuine and true po, and then just being like patient lang po with others, and ano, patience talaga po, patience and understanding po. I think that's my edge po as a housemate. Yes. At dahil nasa industriya ka na rin ng showbiz, naiisip mo na ba ngayon yung mga plano mong tahakin after PBB? Maybe do you have plans to try acting or do you want to focus on music? I wanted to try both of them kasi I really wanted them to learn sa acting. I wanted to learn like how to like act and how to like makihalubilo din sa ibang tao kasi iba po yung sa acting at saka iba po yung sa singing eh. Kasi sa singing, I'm familiar na with it, and sa singing din na I really wanted to my plans po talaga is like, to write more songs and to sing dance like sa mga magigest po like to sing po like sa ASAP and stuff. Mm-hmm. At saka sa acting po like gusto ko po like matututo po like how to act po and how to like makihalubilo o maka-work po yung mga like mga malalaking like tao po sa pagdating sa actingan po. Kasi for sure marami akong matutunan sa kanila. Goal ko pa naman po every day na dapat I should learn something and apply it to myself. Definitely talagang sky's the limit, 'di ba? Talagang I'm so excited for all the potential, for all the possibilities na nakahanda for you, Angie. This year, 2022, started strong for you. Ano pa yung mga goals or dreams mo that you wanna achieve? Oh, ang dami po. Oh my God.
goals and dreams na I wanted to set for myself. First po talaga ay maano na makagawa ko ng like sariling bahay namin. Pangarap din ng mom ko na magkaroon kami ng sariling bahay na matatawag namin na pinaghirapan namin na home namin. And yung siniset ko din na goal ko sa career ko talaga is especially din sa singing po is parang magkaroon po like ng concert and stuff. Mm-mm. Oh, that's my number one ano po talaga. Magkaroon ng album. And sa acting po, I really wanted like to learn po talaga a lot from acting and to be din na like ang dami actually. Ang dami na hindi ko na maano, di ko na para ma-internalize kung ano pa yung iba. Meron ka bang ano, mga pangarap na makatrabaho? Of course, sila ang in-risking pa talaga. Kasi idol na idol ko pa talaga si Enrique tsaka si Liza Soberano and I'm really looking forward like to work with them. And especially po kasi for sure din na marami talaga akong matutunan sa kanila. And it's gonna be a whole like beautiful experience if I get to work with them. Definitely. At mababait yan ang Liz Ken. So talagang I'm sure they'll be very, you know, generous to share with you yung mga natutunan din nila. You know, Angie, we'll be praying for God's best for you. Finally, ano yung gusto mong sabihin sa mga supporters mo? Ito po, palagi ko po talagang sinasabi sa kanila na like lubos po talaga yung pasasalamat ko sa inyong lahat kasi kung wala kayo, wala ako sa pwesto kung saan ako ngayon. Grabe po talaga yung love and support niyo. Sobrang strong. And it make you guys are one of my motivations like to work hard, to give my 100 best in everything that I do para hindi ko ma-regret or hindi ko like ma-let down po yung mga tao na sumusuporta sa akin. My family at saka sa MOA ko dyan, sa mga Team Angie's dyan, sa Anginatics Official, parang dami po nila. At di ko man kayo lahat maano, di ko man kayo lahat like ma-mention dito, but I really wanted to tell you na I'm so thankful and grateful sa lahat po ng binigay niyo sa aking love at support. You guys are my blessings. And I hope na you continue din to be a blessings with other people din po. Share the love, spread kindness. Ayun. Well, thank you so much for opening up with us, Angie. You know, I'd like to say na you're such a mature, empowered young woman. You'll go places. Simula pa lang ito para sa iyo. But of course, Well, you're welcome. But before we end our episode tonight, may inihanda kaming fun game para sa'yo. Ang Jojowain or Totopahin Challenge. So this is just for fun. So may mga babanggitin or ipapakita lang kami na pictures ng mga local celebrities and sasagot ka lang kung Totopahin o Jojowain and konting explanation lang kung bakit. So, are you ready? Yes. Yes po. Yes, okay. Oh, number one. Gerald Anderson. Oh, Gerald Anderson. Pogi po si Kuya Gerald, pero tutupahin ko po siya. He has this like very Kuya vibes for me. Yeah. Number two, Joshua Garcia. Jojowain. Ah! Kuya Joshua po yung mga tipong kong lalaki. Aside from Enrique. Oh, okay. Nako, di ba? Malay natin one day you get to work with him as well. Pares kayong taga-PBB, di ba? Yes po. Eto naman. Ay, damdam ko yung kilig ni Angie. Number three, Daniel Padilla. Siyempre, Jojowain. Jojowain, lodi ko po si, ano, si Kuya DJ and napanood ko po talaga yung like pinakauna nilang teleserye ni Catherine, yung Princess and the Idol. Sobrang pogi niya po talaga at sobrang talented niya. Ayun! Princess and I-Days pa lang pala eh. Big fan na si Angie, di ba? Number four, Donnie Pangilinan. Trotropahin. I feel na masarap na kaibiganin si ano si Donnie. Number five, Robbie Domingo. Siyempre, tutupahin. Kuya ko po si Kuya Robbie. Ayo! Sa BBB, yes!
Eto naman, number 6, Inigo Pascual. Ooh. Mm. I say din na, he's handsome. Very talented. Both singing, dancing, and acting. Whoa. Pero, medyo nahira pa si Angie. Opo eh. Pero tutrupahin ko po siya yata. Kasi I met him before and he's so kind, he's so friendly to everyone. Yeah. At masarap po siyang i-friend. He is! Diba sobrang friendly niya ni Inigo? Number 7, Joao Constancia. Tutupahin, kuya ko rin. Kuya Joe is one of my kuyas din sa ASAP. Oh, yes. Next naman, Bonnie Alonte. Ronnie Alonte? Si Kuya Ronnie? Tutupahin rin. Naka-work ko na actually si Kuya Ronnie sa Unloving You. At sobrang bait niya po. Sobrang bait niya tsaka ni Ate Loisa. And ayun po. They're so kind po and very talented po when it comes to acting. Very professional. Wow! Eto naman next, Jeremy Glinoga. Si Jeremy? Yeah. Si Jeremy, tropa ko yan eh. Ah, tropa ko si Jeremy, opo. Mm-mm. In real life din ba? Ano, close kayo? Yes po. Actually, we met po like sa ASAP din po. We get to talk, asaran din po. Sa ASAP din, di ba? Eto naman, okay. Finally, Zaijan Haranilia. Ooh! Jojoain. Sobrang talented ni Zaijan. Gabi, when it comes talaga to acting and every, like, I heard in every corners po sa, like, sa acting na ano, sabi daw nila, sobrang professional daw po and sobrang bait-bait daw po. Sobrang pogi niya. Yes! Talagang ano eh, very hardworking ito si Zaijan, di ba? At a young age pa lang talaga, pinakita niya na yung ano niya, kagalingan sa pag-acting. Thank you so much for being Game Angie and for joining us tonight! Invite mo naman ang ating pushmates sa iyong mga ganaps. Magpo-post lang po ako kung ano pa po yung iba kong mga ganaps, but for now po, follow me na lang po on my social medias. It's sa IG ko po and Twitter po, it's _ Angie Salvacion _. Facebook po page and sa YouTube ko po, it's Angie Salvacion. And sa TikTok ko po, it's _ Angie Nomoto _. Ayun! Thank you po! Thank you, Angie. Tuloy natin ang masayang kwentuhan dahil mapapakinggan na rin sa Spotify, Apple Podcasts at iba't ibang podcast streaming platforms ang Push Pets Live every Saturday, Push Most Wanted every Monday at Push Extra Scoop every first Friday of the month. That's it, Pushmates! We hope you enjoyed our episode tonight. Stay tuned lang dahil marami pa kaming ihahatid na celebrity ganaps sa inyo. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. Once again, this is Gary with Angie Salvacion, and this is Push Bets Live!